Ikasampu ng Setyembre, Webes, sa 23rd linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyong mga nakikinig, mahalin niyo ang inyong mga kaaway, gawan niyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo, ipagdasal ang tumatrato sa inyo ng masama. Kaya gawin niyo sa mga tao ang gusto niyong gawin nila sa inyo. Kung minamahal niyo ang mga umiibig sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Minamahal din ng mga makasalanan ang mga nagmamahal sa kanila. Kung ginagawa niyo ng mabuti sa mga gumagawa nito sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Iyon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Sa halip ay mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Gumawa kayo ng mabuti at magpautang ng walang inaasahang anuman. Kaya gagantimpalaan kayo ng malaki at magiging mga anak ng kataas-taasan dahil butihin siya sa mga walang utang na loob at masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong amang maawain. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag niyong sumpain ang sinuman at hindi kayo susumpain. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang saganang takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibubuhos nila sa inyong kandungan, sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Mahalin niyo ang inyong mga kaaway, gawan niyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Mismong ang mga pangyayari ang makapagpapatunay na ang galit ay hindi mapapawi kung galit din ang magiging ganti. Lalo lamang lumalala ang problema kung ang kasamaan ay susuklian natin ng isang bagay na masama rin. Sabi nga nila, hindi mapapawi ang apoy kung gasolina ang gagamitin. Kung paanong ang init ng ulo ay hindi mawawala kung sasalubungin ito ng isa pang mainit ang ulo. Tiyak na mauuwi lang sa usapan, sa sigalot at mas matinding pag-aaway. Bagamat totoo, hindi madali ang hinihingi ni Jesus sa ating ebanghelyo sa dahilang hindi naman talaga madaling magmahal sa isang taong itinuturing mong kaaway, lalo na yaong mga nakapagdulot sa atin ng malalim na sama ng loob bunga ng kanilang maling nagawa laban sa atin. Pero ano nga ba ang mabuting maidudulot sa atin ng paghihiganti? Hindi naman talaga ito makapagbibigay sa atin ng katiwasayan. Sa halip, maaari pang bumigat ang ating kalooban at madagdagan pa ang ating itinuturing na kaaway. Hinihingi ng batas ng pagmamahal na mahalin natin maging ang mga taong sa tingin natin ay mahirap mahalin. Pangunawa at pagpapatawad ang hinihingi ng pagmamahal para sa mga taong nagkasala sa atin. Kung tunay tayong nagmamahal sa Diyos, magagawa natin ito. Pagsasagawa. Napatunayan mo na ba sa iyong sariling karanasan ang masamang naidudulot ng paghihiganti sa mga taong nagdulot sa iyo ng sama ng loob dahil sa masama niyang nagawa laban sa iyo? Nawala ba ang galit mo dahil nagawa mong maghiganti sa mga taong nakasakit sa iyo?